Okay, maraming nagtatanong sa atin ngayon at nababasa din natin, hindi lamang sa platform ni YouTube, kahit na rin sa Facebook. Okay? Maraming YouTubers, especially mga pagwang YouTuber, ang nagkaka-problema at nagtatanong, uy, na-copyright claim ako, ano yung gagawin ko? Hindi nila alam ang gagawin dahil nakatanggap sila ng copyright claim. At lalong-lalo nagpapanik kapag sila po ay nakatanggap ng copyright strike. Ano? So, nagkakaroon ng panic. So, para malaman natin and maintindihan kung ano ba yung copyright and also ano yung component ng copyright, ano? Copyright strike, copyright claim, and how to resolve yung copyright strike. So, if you want to know about this, please stay tuned and please watch this video until the end. Okay, ayan. So, back to topic na tayo. So, ngayon nga, sabi ko, i-share ko sa inyo paano natin mas maintindihan or understanding copyright and mga dapat malaman mo sa copyright. Okay, so tingnan na natin. Pag-usapan na natin yan ngayon din. Okay, understanding copyright, mga dapat malaman mo sa copyright. Okay, so unang katanungan natin, what is copyright? Ano nga ba ang copyright? By the definition, galing kay Wikipedia, copyright is a type of intellectual property that gives its owner. Okay, so type siya ng intellectual property na nagbibigay sa nagmamay-ari the exclusive right to make copies of a creative work, usually for a limited time. The creative work may be in a literary, artistic, educational, or musical form. So ito ay isang intellectual property na ikaw, katulad ko, halimbawa ako, gumawa ako ng video and binibigyan ako nito ng karapatan, exclusive right, na ito ay gamitin ko at i-reproduce ko para bilang isang creative work. Ano? Maging ito man ay literary work, ayan, okay? Mga tula, theater art, artistic, so mga artwork natin, educational, or musical form, mga kanta. Okay? So guys, ito yung logo ng copyright C sa loob ng bilog na itim. Okay, so ito naman guys, ito yung nangyayari guys, ano? Copyright infringement. Ano? Nangyayari sa atin kapag may ginawa tayong pagkakamali na saklaw ni copyright. So ano nga ba yung copyright infringement sa Ingles? Is the use of works protected by copyright law without permission for a usage where such permission is required. Okay? Thereby infringing certain exclusive rights granted to the copyright holder, such as the right to reproduce, distribute, display, or perform the protected work or to make derivative works. Sometimes, guys, tayo ay ang ginagawa natin ay walang permission na gamitin natin yung kanilang content o yung kanilang video. Okay? So, yun, nagkakaroon tayo ng copyright infringement kasi wala tayong paalam. So, lumalabag na tayo doon sa batas ng copyright. Ano? So, yung pagmamay-ari kasi ng video na yun, ng content na yun, ay kung ikaw yung nagmamay-ari, ikaw lamang yung may karapatan na nag-reproduce na magparami, mag-distribute, or mag-display, or mag-perform ng work na yun. Protected siya ng copyright. Ngayon, kung merong isang tao, isang content creator dun, or YouTuber, na ginamit yun na walang permission mo, ano? So, nagkakaroon ng copyright infringement. Ngayon, meron namang solution dyan para hindi ka magkaroon ng copyright infringement. Ito yung tinatawag na fair use. So, what is fair use? Makikita natin kalimitan yan na yung mga fair use na word yan doon sa mga description box ng iba't ibang video sa YouTube. So, ano nga ba siya? It's a legal doctrine that promotes freedom of expression by permitting the unlicensed use of copyright-protected works in certain circumstances. Okay, pwede natin palang gamitin, ano? Yung copyright protected works na kahit walang permiso. Okay, so pwede kasi natin gamitin yon, ano? Following yung fair use na yan sa
criticism. Halimbawa, may video dito, i-criticize natin, i-critic natin yung video, okay? Commentary, news reporting, teaching, scholarship, research, and sometimes, guys, yung sinatawag natin ng mga reaction video. Okay? Kailang merong tamang pamamaraan kung paano mo gagamitin yung video na yun or content na yun na copyrighted, paano mo gagamitin siya sa tamang pamamaraan ng criticism, ano? Ikikritik mo siya. At o kaya reaction video mo, katulad ng mga uso ng mga TikTok na yan, di ba? Reaction video, mga kanta nagre-react yung mga content creators. So may tamang pamamaraan yan para hindi ka masobrahan din sa tinatawag na fair use. Hindi po porket fair use yan, ay pwede mo nang i-re-upload. May tamang pamamaraan kung paano mo gagamitin yung video na yun. Hindi lang basta kinopya mo dyan, copy-paste. So hindi ganon yung fair use. So may tamang pamamaraan kung paano ba yung paggawa ng reaction video, criticism, news reporting, okay? At paggagamit siya bilang example sa pagtuturo. Okay, and ito pa. Basta hanggat hindi natin siya ginagamit for commercial purposes. Ngayon, pag ginamit mo na siya for commercial purposes, nilabas mo na siya sa YouTube at pinagkakitaan mo na, okay, yan po ay violation na. Hindi na papasok yan sa fair use. So, doon ka na sa copyright infringement. Okay? May violation ka na dyan. Okay. Pag-usapan naman natin ngayon yung copyright strike versus copyright claim. Ano yung pagkakaiba ng dalawang yun? Unahin natin si copyright claim or sometimes tinatawag natin ni YouTube na content ID claim. Okay? A copyright claim is issued when you have uploaded something that you do not own the copyright to. Nag-upload ka ng video na hindi ka naman yung may-ari. Okay? So, tandaan natin, there are three important variations these claims come in. Okay? So, may tatlong iba't-ibang uri ng copyright claim. Okay? Kapag merong nag-declare na, uy, copyright sa akin yun. So, kiniklaim niya yung content na yun. Okay? So, una, the copyright holder can monetize your channel. Kung ikaw ay monetized channel na, this means the ads that will be played on your video and paid to the rights holder. So, meron pa rin lalabas na ads dyan. Kung ikaw ay monetized channel na, may lalabas pa rin na ads dyan. Pero yung kita ay mapupunta doon sa may-ari na original na content na yan or video. Second, the copyright holder can block your video. So, makikita natin minsan, di ba? Pag pinadalan tayo ng copyright claim ni YouTube, nakalagay doon, block o kaya monetized in some territories or not monetized in some territories. So, ito yung ibig sabihin ng number 2. The copyright holder can block your video in certain territories, countries, or pwede siyang i-block worldwide. Ibig sabihin, yung video natin ay hindi siya mapapanood or cannot be viewed in any block locations. Number 3, the copyright holder may choose to do nothing. This is good kasi merong mga video content creator, YouTubers na sobrang bait. Kahit may copyright claim sila dun sa video na in-upload mo, ay wala silang gagawin. Ibig sabihin, kung monetized channel ka, yung ads, di ba, yung kita mo, kita dun sa ads, ay mapupunta pa rin sa iyo. Wala siyang gagawin, okay? Hindi niya ibablock yung video na yon. Meron mga ganyan or hindi siya makikihati. Sometimes kasi guys, yung sa copyright claim, yung iba dyan nakikihati. Kung mababait din yung ibang may-ari ng video na yon, merong hatian na nangyayari. Pero sa ibang mga talagang ayaw talaga, ayaw nila. Ibablock yan o kaya mapupunta sa kanila yung revenue. Tandaan din natin, copyright claims only apply to the videos, okay, na mayroong copyright claim at hindi sa channel natin, okay? Wala siyang epekto ang copyright claim sa channel nyo. You don't have to be scared of them. Huwag kayong matakot, nagpapanik kayo, nakakita lang kayo ng copyright claim sa video nyo, ay takot na kayo, halos hindi na kayo makakain, okay? So don't panic. Masama ba pag may copyright claim? Is it bad to have copyright claim in our videos? Okay? So the answer is no. If you are not monetized channel and you are into sa inyong WH, sa watch hour nyo, okay?
pagpaparami kayo ng watch hour nyo at hindi kayo monetized channel, okay yung copyright claim. Bakit? Pampadagdag yon. Wala naman kasi siyang epekto sa channel nyo. Diba? So, magdadagdag yon, kung lalo ko na kung trending yon at viral, nagdadagdag, it will add to your watch hour. Okay? The watch time will be added to your public watch hour. So, there's no problem if you have copyright claim in your videos na hindi ka pa monetized. Paano naman pag monetized ka? So, yun ang sinasabi ko kanina, kung monetized ka, yun, tatlo. It's either you will get the revenue from the ads, or you will have to share the revenue with the owner, or the owner will take all the revenue from the ads, or fourth, di ba? Owner will block. Okay? So, mas maganda pa rin kung may hati ka. So, hindi masama pag may copyright claim, lalo-lalo ka na kung hindi ka pa monetized channel. Pag monetized, merong effect lang ano, sa revenues. So, don't be scared with copyright claim. Now, what is copyright strike? This is important, guys. A copyright strike is issued when you've uploaded something that you do not own. So, yun, katulad ng copyright claim, nag-upload ka ng video na hindi sa'yo. You are not the original owner. The big difference here is that the copyright holder chooses to remove your video from YouTube. Okay? Yung pagkakaiba niya sa copyright claim ay ginusto o mas pinili ng may-ari na ipa-take down yung video. Tanggalin, i-remove sa YouTube. Dahil akin yan, okay? Papatanggal yan, okay? So, papadalan kayo ng email ni Lolo na meron kang copyright strike. Nandun lahat ng detalye, okay? Lahat ng detalye at ano yung mga pwede mong gawin. Okay, what will happen if I receive a copyright strike? Anong mangyayari? No? Kapag naka-receive ka ng copyright strike, iiyak ka na lang ba? Ito. The first time you get a copyright strike, you will need to go through copyright school. Okay? Merong copyright school kasi si YouTube, guys. So, ipapakita ko dyan yung screenshot ng copyright school. YouTube do this so you can understand copyright. So, ginagawa ni YouTube noon para mas malalim natin maintindihan ano ba yung copyright at paano siya ini-enforce ni YouTube sa kanyang platform. So, ang copyright school, guys, meron niyang video, papanoorin nyo yan. Then, may sasagutan kayo ng mga questions. Okay? So, kailangan lagi, tama. So, masasagot nyo lamang yung mga questions kapag pinanood nyo yung video. Kapag hindi nyo natatama yung mga tanong, paulit-ulit yung sasagutan yan. So, panoorin nyo at intindihin mabuti yung video ng copyright school. Second, copyright strikes may affect your ability to monetize. Kapag may copyright strike, apektado din yung monetization. In addition, if your live stream is removed for copyright, your access to live streaming will be restricted for 90 days. So kapag tinanggal ni YouTube yung inyong live stream due to copyright strike, ay hindi mo ma-access yung live streaming mo for 90 days. Okay? If you get 3 copyright strikes, your account along with any associated channels is subjected to termination. Okay? So, meron tayong 3 strikes. First strike, okay, it will serve as warning. Second strike, nagkaroon ka ng second strike, manonood ka uli ng copyright school. Okay, manonood ka uli sa copyright school. Okay, dapat sa loob ng 3 months, hindi ka maging 3. Okay, yung copyright strike guys ha, nawawala yan after 3 months. So, back to 0 na yan. So, pag nangyari yung 3 strikes, ito yung mangyayari. Sa loob ng 3 months, bigla ka nagka 3 strikes. Your account mati-terminate. All the videos uploaded to your account will be removed. Lahat ng video mo, napakasakit guys. Tatanggalin yan sa YouTube. Okay? Yan, masakit pa. And you cannot create new channels. Ito guys ang pinakamatindi. You cannot create new channels. Yun, nasakit ko parang. Diba? Then, ito yung maganda. Okay? How to resolve copyright strike. Yan, meron palang pamamaraan para ma-resolve yung copyright strike. Okay. Yan. There are 3 ways to resolve a copyright strike. Una, wait for it to expire.
sabi nga kanina, copyright strikes expire after 90 days. So, pagkatapos ng 90 days or 3 months, mawawala na yung copyright strike. If it's your first strike, you will need to complete, yun yung sabi ko, yung copyright school. Second, get a retraction. You can contact, pwede nating contactin yung person who claimed your video and ask them to retract their claim of copyright infringement. Pwede natin kontakin yung nagmamay-ari ng video na yun. Halimbawa, yung video ko, okay? Yung video ko, may na-copyright strike dahil sa video ko, pwede nila akong kontakin at sabihin na paritract naman ng ano, ng copyright infringement, ano? Yung reklamo doon bilang copyright infringement sa video ko, okay? So, pag maswerte natin kapag nag-oo at niretract nung nagmamayari, paano pag hindi niretract? So, tuloy pa rin. Diba? Tatanggalin yan. Strike ka. Then third, you can submit a counter notification. If your video was mistakenly removed or si YouTube mismo nagkamali because it was misidentified as infringing or qualifies as a potential fair use, you may wish to submit a counter notification. Okay? So, pwede pala natin siyang counter notification kapag sa tingin natin na mali lamang si YouTube. Ano? Mistakenly, ano? Original mo talaga ng video. Mistakenly tinanggal ni YouTube. So, pwede kang mag-counter notification. O kaya sa reaction video mo, ano? Sa reaction video mo, tama naman yung ginawa mo, sinunod mo naman yung fair use. Diba? Hindi mo naman special ni re-upload. Nagpo-post ka doon, nagko-commentary ka. So, pwede kang mag-counter notification. So, ayan guys, ano? So, meron palang pamamaraan para ma-resolve din naman. Huwag tayo din basta na lang matakot. Pero itong tanda natin, kapag nagkaroon ka ng copyright strike, first palang na copyright strike, mag-ingat ka na. And pinakamaganda guys, kasi nga content creators tayo, kailangan i-upload natin yung sarili natin gawa. Huwag tayong mag-upload ng hindi natin gawa. O kaya kung gagawa kayo ng reaction video, kailangan natin sundin yung tamang pamamaraan paano ginagawa yung tamang reaction video. Hindi lang basta nag-upload ka lang dyan kung nagre-react ka. So maraming pamamaraan yan kung paano siya gawin yung reaction video. Para hindi naman magmukhang kinapipaste mo din yung reaction video mo. Yung video na nilagay, wala kang ginawa doon. So pwede kang madali noon sa fair, under sa fair use. So ayun guys, ano, sa next time natin ay pag-usapan natin ng mas malalim pa yung ibang bagay tungkol sa copyright strike and channel takedown. So maraming salamat po sa panonood sa aking tutorial video. And this is Kuya Vince, Vincent Fleischer. Hanggang sa muli.